Blind items ba ang hanap mo? Talasan ng isipan, pagganahin pagiging legit na marites, buksan ang mga mata, at huwag nang magbulag-bulagan! Dahil ito na ang segment na kinahuhumalingan at hinuhula na... Daho! Ano, Daho! Yung pagka-deliver niya parang yung sa balintatao, halaw sa atsutsutsu katotohan. Ang isip, ano ba yung, paano ba yun? Naalala mo ba yun? Yung magandang napakagandang program, TV program. Ito na ang gabi ng lagi. Hindi, parang it reminds me of Tia Deli. Ah, grabe naman! Centennial na centennial. Okay na! Pwede na, Mama Marites! Yan yung mga daho. Okay na, next! Ay, next tuloy! Next tuloy, oh! Sino una, Diva Kate? Ay, akin yan! Okay. Ito na. Daho, hashtag Diva Kate. Okay. Ano yung kate? Diva kate. Ganon. Diva kate. Yes, ganon. Ano yung kating? Correct. Kala ko yung kating kinakamu. Sino ito? Okay. Ano? To be honest, hindi ko siya makonsider na, pero pwede na rin. Pero mas kilala siya na parang social media influencer. Okay. Okay. Wow. Oo. And at the same time kasi, nagsha-showbiz-showbiz din ito. Girl ito ha, girl. Oh, ayan naman mga clue na. Okay. Social media influencer na nagsha-showbiz din, babae siya. Ang siste sa isang racket. Ayan. Ano ba ito? Close sa isang host? Hindi ko alam. Sa isang racket. Mabayan lang siya tayo. Sa isang racket, para anong nangyari, may kakanta, may gig kasi doon. So may dalawang singer na invited. Tapos, pagdating doon sa dressing room, sobrang late lang daw. Mm. Tapos, syempre ang eksena, biglang dumating itong si social media influencer / nag-artista din, na parang walang kaano-ano, walang kaabog-abog na parang ang dami daw kumpanyon, ang daming entourage. Ay! Tapos diba, ang lit lang ng dressing room. Tapos magdating daw dun, umupo lang daw kaagad dun sa harap nung salamin. Hindi man lang daw bumati doon sa dalawang, ito legit singers talaga. Nakaganyan lang daw, ang pagkakakwento sa nakaganyan. Baka naman nahihiya. Nahihiya ba? Pag gumaganyan-ganyan pa. Okay. O tuloy, ang kwento. Hindi nagadulat. Nagkukuyakuyakoy siya, ganyan. Tapos cut to, parang di lumabas ngayon yung dalawang ano, okay. Dalawang singer. Lumabas ngayon yung dalawang singer. Tapos nakita ng prudu. Pagkakita ng prudu, sabi, oh, ba't nasa labas kayo? Tapos sabi na lang doon ng dalawang singer, eh kasi, ano, nilapag na lahat ng gamit doon sa churot, ang dami pang kasama. Ah. Eh wala naman pala yung name niya dun sa ano, sa dressing room. Oh, di syempre nung natanong yung singer, sabi, ah ganun ba? Maya-maya daw, di ba nag-aati-ati chona, nagdi-diva-diva daw si girl. Unti-unti doon nag-alsa balutan, nilipat, nilabas, binalik yung dalawang singer. Pikun na pikun daw tuloy yung dalawang ano, dalawang singer talaga. Kasi parang, ano yan? Bakit ganun? Hindi, dead man na kami sa walang pagbate ah. Pero ganda te, sa'yo lang, solo mo. Ang lit-lit na nga nung dressing room, ganun. Ay, ang laki-laki ng kanyang ano. Hindi siya yun. Hindi siya yan. Ay, napayat siya at maliit. Oh, hindi, medyo may height naman ito. Tapos itong si girl, parang ano, may naging ex ito na related sa isa sa mga naging isang linggong chismis natin na trending, ganon. Ah, hindi ko pa rin mag-gets. Clue! Hindi ko mag-get, medyo raw pa ako. Additional clue. Kasi may hula ako eh, pero parang hindi ko muna eh. Asa tayo, sino yung sa'yo? Yung kilala yung mga influencer. Hindi. Oo. Hindi. Oh, isa lang, narinig naman sa sound. Ay, narinig. Oo, narinig. Yung very, very light. I-beep na lang. Oo. Ang clue dito, ayan. Manipis naman siya, pero parang ano, manipis siya, pero parang may ano, yung tunog ng kanya apelido ay may ano, may pagkamalapad, ganon. Yun na! Oo. Okay. Jyoti na. Ayaw mo buwati. Sino? Ano na! Naku, okay. Di ba? Yan! X lang. Pagaya ng jowa niya. Ay, mabait yung jowa niya. Mabait ni Dente.
promise. Ay nako, eto na, patingin ko muna ang RME Salon sa University Tower 2 Galicia Street. 10 a.m. to 9 p.m. bukas po kami. Ang Baba Time Milk Tea, ayan, bumili po kayo. Syempre, Oasis Dental Care, Doc Yeya de la Peña, Tita Nina de la Peña, at ang Beauty Derm. Mami Ray, makikita-kita tayo sa Zamboanga sa July 21 sa Mind, SM Mind Pro Zamboanga. Dahil nandyan kami ni Jelay Andres, Kakay Bautista, Tia Tomalia, and of course, yours truly. Yes! Yun na! Next! Mm. Next! Di ko pa rin nag-gets. Naudlot. Sa'yo yan, Teros. Ako ba yan? Sa'yo yung naudlot. Naudlot. Okay. Ito, hindi ko na masyadong hahabaan. Eksena ito. Hindi ito eksena. Ay, diba? Mag-ka-love team. Okay. Okay. Actually, medyo sikat din na love team sa isang network. Love team na obviously naman sila na. Kaya lang, masyado kasing istrikta yung nanay ni girl. No actress. Okay? Actress. Yeah. So, parang ayaw niya talaga na magka-jowa pa yung Junakis or anything. Eh, eto na. Meron silang ano, out of the country dapat. Ang talagang dapat kasama dito, yung lalaki. Yung actor. Aba, hindi inayos no actor ng agad-agad. Yung kanyang visa. Or passport, whatever. Oo, ganon. So, in short, hindi nakasama. Eh, kailangan na umalis. May event. Itong si girl, talagang pinus niya na makasama siya. Kasi nga naman, pwede sila mag-banding-banding at mag-MME. MME nitong kanyang ka-love team sa US. So, yan ha. Binigay ko na US. US! Day! Naudlot! Dahil nga, yung ina-expect niya, nakasama niya tong ano, actor, hindi na tuloy. Hindi na umabot si actor. So, tapos itong si actress, parang gusto na mag-back out. Diba? Kasi hindi makasama. Pero na-award-award siya kasi bakit mag-back out dahil wala lang ite. Hindi nangyari ang gusto ni actress. At pwedeng dumating sa puntong, nako ha, sabihin ko sa kay Mudra na ganyan, ganyan. So what choice? Lilipad si actress habang si actor ay may iwan. So naudlot ang supposed to be date or bonding nila abroad. Hindi pa nagaganap ito. Magaganap pala. Doon pa lang malalaman nyo na eh kung sino itong blind item ko. Kaya hindi na ako magbibigay ng napakaraming clue. Parang alam ko na. Basta yan. Actually pareho. Love ko to pareho kasi beautiful. Okay itong actor. Hindi ko kilala mo. I know. No. Ito tama. No. Alam niyo, hulaan ang hulaan dito. Pwede na may tanong mamaya. Ayan na. Mamaya tatanong ko rin yung sa'yo. Ayan na aking blind item. And hello kay Ming. Si Ming ng taga-Canada pero taga-Bacolod talaga sila but based na sa Canada. Nanonood pala siya palagi ng Marites University. Kiala din niya ni Ate Noy Calderon. And hello sa aking mga kabats at sa aking mga classmates ng 4 Capricorn Batch 91 ng Tidal Rosario Academy. Sabi nga namin na nagkita-kita kami nung reunion, ito ang mga totoong Maritet. Ito ang original Maritet. So, classmate, see you again next year. Ayan. Ay, reunion. Tita yes, Cherry, hello. Ang saya. Oy, next! Oh, na! Walang K, hindi sa akin yan na. Ayoko nang i-blind item, nahulaan na agad kasi. Diba? Bakit? Di ko pa alam. Sino po ito? Para sa inyo mga kamarites, isang kilalang host, celebrity, na ang hilig-hilig daw pong di umano, na manghingi ng mga telepono, ng mga natitipuhan niyang, mga nagigest sa programa nila. Eto, very recent lang. Meron, natawa kayo ng tawa dyan. Meron siyang pinakuhanan ng numero ng isang talagang sobrang crush niya sigurong celebrity to sa isang field sa hindi showbiz pero another field. Eh nag-react yung mga may mga ihukitibong kakilala kasi mayroon ding malaking programa doon sa network na yun ang mga celebrity bida nila. Nag-react, pinasabihan daw nung ano
pinakakataas-taasan, huwag siyang nasasanay na maghihingi ng mga ganyan-ganyan kasi hindi maganda. Unless, yung ano daw, yung magandang usapan na yung isa diretso mong hihingi doon sa ano. At meron pang kadugtong yan. Eto na nga, may attitude daw po ito. Itong kilalang celebrity na ito na pag nangihingi ng number at pag may gusto siguro sa talagang bet na bet niya, ay talagang tinatawaran ng how much. Una daw talagang ano, nakikipag-text. At hindi naman siya nag-text. Inuutos niya, di umano, sa kanyang Julele or kung ngayon PA, kung sino man, pinapatext na lang, patunong mo kung magkano. Ay natsyempohan one time. Yung pinatanungan niya na bet niya. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun, no? Yung pinatanungan niyang bet niya ay natanggap ng isang celebrity na kilala rin. Tinanong, nagpakilala, ano po ito? Ako po si ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ano pong ibig sabihin nito na itong magkano? Ayun, nag-apologize, sorry siya, ganyan, 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 ganyan. Kaya ang lesson of the story, wag basta-basta nagagaganon. O tapos, mataas na yung kutibo na yun, nagpa-warning. Huwag nangihingi ng mga number. Correct. Lalo pa, siyempre, siloso, di ba? Alaga niya yung mga nasa ibang larangan. Yes. Oh. Ako nga, nung nag-usa ko dyan, di ko talaga hiningi kasi alam ko na baka mag-last day ako. Di ba? Sabi, property mo yon, wag mong pakialaman. Eto lang yun. Parang ganon. Yes, property is condemned. Kaya binabati ko ang mga ka-BFF ko dyan sa New Jersey, Joy Young, si Roger Esmer at saka si Jerick De Luciento sa New Connecticut at si Lolita Dinyos Katsuki na tuwan-tuwa. Nag-message pa na, di ba, Junardo at saka si Mayumi Katsuki dyan sa Japan at si Ate Jackie La Chica sa Sydney, Australia, Joy Rivera dyan naman sa San Francisco at lahat ng mga kapwa ko Oragon, Doctora Jessica kadi ng Ideal Vision sa Dr. Jay and Dr. Sheila Ricasata. Opo, iimbitahan po namin si Cyril Manabat sa susunod. Yes! Kapwa Oragon, hello! Taray! Hey! Nahulaan yun eh! Yan na! Pero bongga! Kasi yung mga kamertes natin. Akin pala yung jowa sa dilim. Ayan na! Biba ba? Ay, hindi mo yung babax doon. Parang ang pangang jowa sa dilim. Product na isang ano. Reality, sir. Na isang ano. Kaya nga. Reality na. Mula nung ano ito eh, bago pa lang siya na sumama sa isang show, sa isang noontime show, naging produkto na isang noontime show. And natipuhan na siya ng isang host doon, ng lalaki. Baka yun din. Tapos, gaga babae yun. Sorry. Eh, kaso nga, eh, aspiring pa lang siya, maganda. Mukha namang virgin. So, natipuhan. Nangyari, itinago yun, lihim na lihim yun. So, madilim, nasa madilim na parte pa siya ng buhay. Kasi may asawa pa yung host. Male host. Male host that time. Natipuhan ng isang produkto ng reality show ng girl. Na bago pa man sumikat, kinuha na ng host. Chinukchak na niya. Ginarahin naman. Ginarahin na. Hanggang siya nabuntis. Sa halagang? Hindi ko alam. May pera naman yung male host eh. Kumbaga, nung dinala sa States at doon nang anak. Oray, may budget mo. Doon dinala. Hanggang ngayon, doon pa rin pumunta sa States yung host para puntahan yung babaeng yun tsaka yung anak. So, gaya nasa dilim pa rin siya. Kaya pala nasa dilim. Active pa rin si male host. Wala siya sa dilim, yung male host. So, at least nasa, baka madilim yung kinalalagyan natin sa abroad, di ba? Ito nga, Pascal Cool. Parang pinagpalit niya yung host na yun, pinagpalit nga yung isang event, showbiz event na kasama sa dapat para doon sa isang show. Kaso nga, umaalis lagi, no? Lumipad siya sa abroad para sikasuhin yung papers na kanya. Clue! Anak doon. Clue na. Basta sikat yung host na nakikita pa rin siya ngayon. Nakita mo, wala siya ka sa isang event na pinuntahan mo, di ba? Yun. Di ba? So, yung pinabati ko pa. Freedom Society Incorporated. Talaga! Sino itong reality flex na ano? Hindi yung babae. Hindi I know, pero yung host nga, yung male host. Tapos, enjoy, Reggie. Nako! Yung family sa Boracay. Sino itong ano? Produkto ng reality search. Lahat ng Freedom Boys. Okay. Ayun po mga Marites. Ah!